kung paanong hinuhulaan ng banal na kasulatan na sa papalapit na pagwawakas ng mundo ay natutupad naman sa ating panahon ang pagsulputan ng napakaraming samahanang pananampalataya nang bawat isa ay nangangaral at nagtatanyag na sila ang nagtataguyod ng doktrinang walang mali at ikaliligtas. Isa na rito ay ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo. Ipinaniniwala ng samahang ito na ang kanilang samahan daw di umano ang sa Diyos dahil sila daw ang nagtuturo ng aral na walang mali at wala din daw makatututon sa kanilang mga doktrina. Subalit, alam ba ninyo na maraming aral ang samahang ito na sa katagalan ng kanilang pangaral ay kasabay din naman ang pagbabago-bago at ang mga doktrinang ito ang ating ibubunyag sa gagawin nating serye ng pagtalakay dito lamang po sa Wirdong Doktrina. Samahan niyo po kami. Isa sa pinakamalaganap na relihiyon sa bansa ay ang samahan ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo. At gaya nga ng ating napag-aralan sa mga nakaraan nating pagtatanghal, maraming doktrina ang pananampalatayang ito na kung ating susuriing mabuti ay mali at labag sa pamantayan ng Biblia. Gaya na lamang ng mga pabago-bagong pahayag, ang kanilang sinasabi sa isang issue ng kanilang babasahin ay kakontra ng kanilang mga pahayag na matatagpuan din naman sa kanilang mga lathalain na kilala sa tawag na pasugo. At isa dito ay ang kanilang mga pahayag na bumabatikos sa paniniwala ng Iglesia Katolika ukol sa isang pastor na nasusulat sa Juan 10:11 at 16 na sinasabing, "Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang didinggin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor." Ang paniniwala pala ng Iglesia Katolika sa isang pastor na tinutukoy sa talata ay ang Santo Papa sa Roma na siya namang tinutulan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At ito ay mababasa natin sa kanilang babasahing may pamagat na ang sulo na isinulat ni Ginoong Felix Manalo. Sa pahina 58 ay mababasa natin ang ganito. Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ay isang kataas-taasang pastor. Ito ay salungat din sa turo ni Kristo at ng mga apostol sapagkat sinabi ni Kristo, "Ako ang tanging pastor." Juan 10:11-16. Sinasabi ng mga apostol na si Kristo ang pastor at ubispo ng ating mga kaluluwa. Unang Pedro 2:25. Ayon sa pahayag na ito, mali daw ang aral ng Iglesia Katolika dahil sa si Kristo daw ang isa at natatanging pastor na binabanggit sa talata. Binabatikos nila ang doktrinang ang Santo Papa na siyang puno ng Iglesia Katolika ang isang pastor dahil ayon sa kanila ang Panginoong Hesukristo daw ang tinutukoy dito. Subalit alam ba ninyong makalipas lamang ang ilang panahon ay sinundan ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo ang ayon sa kanila'y maling doktrinang ito. Noong taong 1976 ay nagpalabas sila ng pahayag na si Ginoong Felix Manalo ang katuparan ng isang pastor na magtitipon ng mga tupang wala pa sa kulungan sapagkat naniniwala silang si Manalo di umano ang gagamitin ng Panginoong Hesukristo upang marinig ang kanyang tinig kahit siya ay nasa langit na. Ito ay matatagpuan natin sa babasahing pasugo, August 1976 edition, sa artikulong may pamagat na The Church of Christ in the Philippines na isinulat ng isang ginoong Cipriano Sandoval sa page 3
ay may ganitong sinasabi. Therefore, this scriptural truth is revealed to us as long as there is a messenger commissioned by God. Christ could continue establishing His church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor, realized in the person of Brother Felix Manalo, that Christ established His other sheep into one flock, that is the Church of Christ, that emerged in the Philippines in 1914. Ang mga pahayag na ito ay nagsasabing si Ginoong Manalo ang isang pastor na maliwanag na kontra naman sa pagtuturo niya mismo. Matatandaan na binasa natin kanina na ang itinuturo na isang pastor ni Ginoong Felix Manalo ay hindi siya kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi kaya maituturing na malaking kapangasan at kawalang paggalang ang pagpapahintulot ng pangasiwaan ng iglesyang ito kay Ginoong Cipriano Sandoval na maglathala ng katuroang kumokontra sa aral ng kanilang leader? Sino nga kaya ang tunay na isang pastor na binabanggit sa Juan, Kapitulo 10, Talatang 11 at 16? Pasugo kontra pasugo. Paano mo naman paniniwala ang tama at walang mali ang mga doktrina ng samahang ito? Gayong ang kanilang mga ministro mismo ay walang tiwala sa aral na itinuturo ng kanilang tagapagturo. Akalain mo ba namang kontrahin ang turo ng kanilang puno na ayon sa kanila ay di umano'y isang sugo? Si Ginoong Felix Manalo bilang isang pastor na binabanggit sa Juan 10:11-16, ayon ba sa Biblia o isa na namang weirdong doktrina? Magandang araw po. Ito pong muli si Brad Danny Navales nagsasabing, samahan niyo kami sa ating pang mga susunod na pagtatanghal at pagtalakay sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo na mali at pabago-bago. Hanggang dito po, magandang araw sa inyo lahat.